may mga nagtatanong sa akin, sir, magkano ba abuti ng convert ng push start? Kaya naman natin i-convert ang tanong, butas ang bulsa nyo. Ito yung mga papalitan. Pag i-convert mo ng push start, bibili ka ng isang buong ganito surplus. Kasi ito, may pindutan to eh. So, bibili ka nito. Isang ganito, isang set. Tapos, papalit kayo ng buong harness. Kasi ang harness ng push start, hindi po pwede sa kickstart. Iba kasi yung wiring nito eh. Meron tong starter. Ito, starter. Yan. Tapos, bibili ka pa ng buong ganito. Yung crankcase na housing ng starter. May butas kasi ito eh. Yung pinaglalagyan ng starter. Bibili ka nyan. Bibili ka rin ng bendix. Saka bendix. Tapos bibili ka ng ganitong box ng baterya. Saka baterya. So, dudamat na lang kayo kung ano yung mga gagastusin nyo. Kaya papalo kayo siguro mga 8 to 10K. Kasi yung surplus parts, mahal na eh. Kung bibili kayo, napakamahal na ng PS eh. Marami kayong babaguhin. Kasi ito, sa kickstart, wala naman siyang push button. Saka ang harness nito, iba. Kumpara sa harness ng push start. Saka ito, walang battery. Walang box ng battery, bibili pa kayo. Yung harness, papalitan nyo rin ng harness. Magkaibang harness nito sa harness nun. Tapos, bibili pa kayo ng baterya mismo. Yung baterya nito. Yung mismong sa loob nito, baterya, bibili din kayo. 4L. Yan. Yung pang Mio na size. Kasi ang battery nito pang Mio eh. 4L. Ayun. Kaya malaki. Ang suggest ko na lang sa mga gustong magpa-push start, benta nyo na lang yung kickstart. Bili kayong push start. Mas wala kayong intindihin. Ganun pinaka-the best. Ito kasi push start to eh. Tapos may nagtanong pa, sir, bakit yung iba may basket? May nilabas tagang Choi na built-in na yung basket. Ganyan. Ito yung original na basket ng Choi. Yan, yung may butas sa harapan. Kung naalala nyo yung pink na binenta ko, yun, may butas yun eh. May lagayan ng ganito. Yan. Kaya iba-iba ang ano ng Choi. SS saka Classic. So, patapos na kami. Cylinder na lang to eh.